Nananawagan po ang National Food Authority o NFA, tigilan na raw yung pagpapatalbog ng mga binilog ng mga kanin. Bukod po sa aksaya, hindi naman daw yan siyentipikong patunay sa Peking bigas. Kanina, nagsagawa ng siyentipikong pagsusuri ang Food Development Center ng National Food Authority. Ang kanilang mga ineksamin ay yung isinumiti sa kanilang di umano ay Peking bigas. Narito ang pagtutok nila ay Aldis. Eksklusibo! Sa physical test pa lang, pumasa na agad sa pagsusuri ang mga sampo ng umunay fake rice na isinumite sa NFA Food Development Center. Tunay na bigas at hindi raw peke ang mga ito. Pero para sigurado, isinailalim pa nila ito sa tatlo pang pagsusuri. Una, ang microscopic analysis. Dinurog ang 3 hanggang 4 na butil ng bigas hanggang maging powder. Hinaluan ng kaunting tubig at saka inilagay sa slide para suriin sa microscope. Ganito ang itsura ng makikita sa microscope. Yung irregular angular outline. Then we have this Maltese cross. Then they clump together. Pangalawang test, ang starch analysis. Giniling ang sample, inihalo ng 1 oras sa tubig at pagkatapos ay sinala. Nilagyan ng tubig at asido, pinainitan. At pagkatapos, hinaluan muli ng mga kemikal para matukoy ang starch content. To be conclusive na it's rice, we have to see the starch content, which is theoretically it's around 70 to 80%. Ang ikatlong test ay ang sensory evaluation. Bukod sa physical na pagtingin sa itsura ng bigas, inamoy, niluto at tinikman pa ito ng 8 trained panelists. Pwedeng maging creamy, white or grayish. Dapat po ay walang off odor. At ang flavor ay dapat po walang off flavor. Ang sabi ng FDC, hindi patunay ang kumakalat ngayon sa social media na pagpapatalbog na binilog na kanin para sabihing peking bigas ito. Dahil high starch content naman ang rice, so pwede talaga natin siyang bilugin, pwedeng tumalbog. Simula noong 2015, wala pa raw nakukuhang sample ng fake o plastic rice ang NFA. Ang mga hinihinala noong peke, totoo naman pala. At kung may namemeke man ng bigas, tiyak daw na mas mahal pa ang produksyon nito kaysa sa pagtatanim ng tunay na bigas, gaya ng sinasabing bigas na gawa raw sa plastic. Sa pagkakaalam ko, it's not cost-effective. It's not economically viable. Kasi yung resin itself, mahal siya. Plus, hindi naman pwedeng resin lang ang gagamitin mo. You have to mix that with other starch na I believe mahal din. Umabot na sa 11 ang sinusuring samples ng bigas na isinumite ng ilang dumulog sa NFA. Mahigit 6 na po naman ang natanggap na inquiry sa telepono at social media mula sa mga nagtatanong kung fake rice ang hawak nilang samples. Panawagan ng NFA, tigilan na ang pagpapatalbog ng kanin dahil aksaya lang ito at tigilan na rin ang pagpo-post at pagkakalat nito sa social media. Pero kahit paulit-ulit ng sinabi ng NFA na wala pang napapatunayang fake rice, hindi naman matigil ang pagdududa ng ilan nating kababayan. Tulad ng ginang na ito na bit-bit ang kalahating sako ng bigas na hinihinala niyang peke. Nagkainitan tuloy na makaharap niya ang inirereklamo niyang nagbenta nito. Ito nga kasi yung asawa ko nga nagrereklamo dahil ganyan nga matabang. Siya lang po nagreklamo sa lahat po ng bumibili ng bigas. Parang napunin sa TV, napraning lang po siya, nang tinry po niya, hindi naman po totoo. Idudulog na rin daw ng ginang ang nabili niyang bigas sa NFA. Alinsunod sa Food Safety Act, isa sa mga tungkulin ng National Food Authority ay ang tiyaking ligtas kainin ang mga bigas na nasa mga pamilihan. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.